ito na yata ang isa sa pinakamagandang souvenir na pwede mong bilhin dito sa Japan. Nandito tayo ngayon sa Cup Noodle Museum sa Yokohama. Kung saan makakagawa tayo ng sarili nating cup noodles, magmula sa packaging ay maka-customize mo to hanggang sa flavors and ingredients na ilalagay sa cup noodles mo ay ikaw ang magde-decide. Ang cup noodles ay isa talaga sa pinakasikat na pasalubong ng mga Pilipino kapag galing dito sa Japan. Yan ang ilan sa makikita nyo sa video na to at syempre, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi tayong updated sa Japan adventures natin. And I'm your host, James. And I'm Yumi. And this is Tokyo Talks. Mula Tokyo, lumipad ang aming team papunta sa Yokohama, which is the second largest city here in Japan. At dito nga kami bumaba sa Sakuragi-cho Station at mula dito is kailangan namin maglakad ng 10 to 15 minutes papunta mismo doon sa museum. At ilan to sa mga nadaanan namin papunta doon dahil meron siyang mga kalapit na mga amusement park na dadaanan natin sa bandang dulo ng video na to. At nandito na nga kami sa aming destination at diretso na agad kami sa ticket booth para mag-book na as a reservation para sa Noodle Factory kung saan gagawa tayo ng ating sariling cup noodles. Makikita natin dito sa monitor sa taas yung mga naka-ekis is yung mga oras na fully booked na. So ang oras ngayon is 1:30 at hanggang 3:30 is fully booked na. At kaya ang pinakamaagang available na lang is 4 p.m. Dalawa lang ako. Gusto mo kayo yung ito para lang. ₱1,000 lang muna. Sa Noodle Factory mismo, doon na daw babayaran. Pero may ticket na tayo ng reservation. Para sa paggawa ng sarili mong cup noodle is kailangan mo magbayad ng 500 yen kada tao. And syempre, yung entrance mo dito sa mismong museum na 500 yen din, total of 1,000 yen. Okay, so yan, nakabili na kami ng ticket dyan. At makikita naman natin talagang sobrang daming tao. Yan ngayon is magpo-proceed na kami doon sa elevator. Dahil nga, nagkasama tayong bata. Ayan, gising na gising siya, no? So, pakita mo yung ano natin. So, makakatanggap ka nitong parang booklet na to. And then ticket din. Sa'yo to. Sa'yo. Ito sa akin, kay Yuki to. Okay, so yun. Meron tayong tatlong ticket. Libre naman tong bata. So ayan, dyan tayo papasok. Mo ichi mayo pa chira desu. Hi, ay, hindi tatap. So ayan, hanggang 5th floor siya. So, how are you sitting this car? Okay. Sabi? Sabi niya, punta daw tayo doon, tapos may naka-apron na pulang staff. Doon daw natin siya ibibigay. So 4 p.m. nga yung schedule namin. And nung bumili kami ticket doon, separate yung binigay nila na ticket para sa entrance dito sa museum. Then meron pa isang ticket para naman dito sa mismong gawaan ng noodles. Hi. Merong ano, Jidohan Biking. So first, pagpasok natin dito is hanapin muna natin yung vending machine para doon sa cup mismo. Binigay natin yung reservation ticket, tapos doon magbabayad. Okay, so bibili muna tayo ng cup dito. Sobrang daming tao, tsaka medyo maingay dito. And next doon, kailangan natin sanitize. So nilagyan niya na ng takip yung cup natin, no? Tsaka alam ko hindi ito pwede tanggalin dahil nag-sanitize na tayo. Okay, so dito sa pwesto natin, makikita natin meron tayo dito mga pen, may alcohol pa ulit dito. Then, in-explain lang sa amin kanina kung saan yung mga pwede lang natin sulatan. So, above dito sa red line, hindi na siya pwede sulatan. Ito lang gitna na to. Then, maglalagay tayo ng date dito sa bandang baba. Ano date ngayon?
September 8. So ayan, nasulatan na natin ang ano, date dito sa may bandang baba. Hindi maganda masyado yung ano, pentelpe na nandito kasi parang bugbog sarado na. Ngayon ang plano ko ilagay is itong logo natin dito sa YouTube. Ngayon ikaw, pakita mo naman sa kanila kung anong ginagawa mo. Ang Pangman. Paborito ni Yukito. Ito ang Pangman is paboritong karakter ni Yukito, no? Shoutout pala dito kay Yukito. Dahil ang date ngayon is September 8. At 1 year and 1 month na siya ngayon. Ayan, busy-busy siya dito sa tripod. So, subukan natin kopyahin itong logo natin. Bakit? Tapos ka na. Tapos ka na? Bilis mo naman. Natapos na yung drawing namin ni Yukito. Si Ampaman, si Doraemon. And pangalan niya, Yukito. Si Daddy, si Mami. Na ganda. Kine da ne, jozu da ne. Ayan, Yukito maru dyan. Hola. Hola. So, mamimili na tayo ng flavor. Ay, may hiyoko dyan na yun! Hiyoko dyan na eh! Hindi! Ay, ito pa kung parang skin na ko. Hiyoko dyan. So natapos na natin yung design, no? Ayan na yung logo natin, Tokyo Talks with James. And magdadagdag lang siguro tayo ng onting design dito. So yung logo pala natin, no? Red and blue siya. So kasi syempre Pilipino tayo, galing sa color ng plug. Yun yung ginamit ko sa logo natin. Okay, so natapos na natin ngayon yung design, no? Okay na to, palagay ko, wala na ako masyadong idadagdag pa. Malinaw na nakikita yung logo ko dyan, okay na ako dyan. And meron tayong date dyan. Siya naman is nag-finishing na lang. So ano na yung nalagay mo dyan? Kinukulay ko lang yung noodles. Noodles? Parang ang pangit kasi sa akin nilagyan ko ng konti pero hindi ko na tinuloy. Kasi parang nabababoy lang siya, no? Okay na tayo dito. Okay, so ngayon magpo-proceed na tayo sa next step. Okay, so punta na tayo sa pilian ng flavors. Tapos yung mga toppings. So next natin dito nga is yung mga kapili tayong toppings, flavors dito na ilalagay sa loob. Dahil may kukustomize rin natin kung anong flavor ang ilalagay natin dito. So ito na yung term namin para ilagay, lagyan ng noodles yung cup namin. Next natin ngayon is ilalagay na yung mga toppings. Ayan, mamimili tayo dyan kung ano yung gusto natin. Ay! Seafood or something? Ay! Ay! Eh, bito! Ano, beef? Ato, kachi desu. Nazunikku. Tamago desu. Hai. Onegai shimasu. So ngayon is waiting na lang kami, no, para ilabas yung mismong cup ramen namin. So dito si Lisil na niya yung mismo cup noodles natin. Okay, so yung last stop niya is dito na. Parang sinisil na siya dun sa may plastic niya. Then, ang huli natin paglalagyan is dito. So ayan, tapos na siya.
Mainit-init pa. Oo, mainit siya kasi mainit tong machine na to. Ngayon, ang last step natin is dito na kung saan natin siya ilalagay sa dito sa lagayan. So, maganda to. Lagay na natin siya. Hindi ko na pwesto yung cup noodles. Baliktad. Ayan, sumablay lang tayo ng paglagay. Baliktad. Nagmamadali kasi ako. So, baliktad. Pero okay lang. Okay lang. So, sold na natin siya. Next is yung kay Yokito naman, no? Ayan. So, ngayon, syempre, alam ko na kung paano siya ilagay, no? Alright. So, yan. Tapos na natin. And ngayon, lalabas na tayo dahil ang sikip na talaga dito. So, excited na si Yokitong laruin ang kanyang cup noodles. Ayan. So, ganito natin siya susuotin, no? Pwede natin siyang ilagay sa shoulders natin. And yun din naman talaga yung purpose ng tali na yun. So, makikita natin, talaga napakaraming tao dito. At by schedule lang siya. Kaya para sa mga tao na gustong bumisita dito, mas may recommend ko na mas maaga kayo pumunta. Katulad na nangyari sa amin. Sunday kasi ngayon. 1:30 kami dumating dito. Then 4 PM yung nakuha naming schedule. Pero mas maganda kung minsan ka lang dito sa Japan. Talagang agahan mo para sure na makakapasok ka. So, pag hindi ka kasi umabot doon sa limit ng tao pwede pumasok dito, eh, syempre, hindi ka na makakapasok. Makakapasok ka dito sa museum, pero hindi ka na makaka-experience sa gumawa netong sarili mong customized na ramen. And pumunta muna tayo sa fourth floor Noodle Park. Iba yung entrance niya. May bayad din na 500. Kung ano eh, hindi tayo pwede dyan. Hindi mo mag-enjoy si Yukita dyan. Dito sa Cup Noodle Park, ayan, meron pa na itong playground doon sa may loob. So meron pa siyang separate na bayad para makapasok doon. Pero siguro din na kami papasok kasi pang malaking bata na to. And hindi pa niya kaya maglaro doon. So dito, pagpasok natin sa second floor, nakita natin Instant Noodle History Cube. Dahil ayan, nag-umpisa sila noong 1958. Nakita natin dyan, nagsimula sila dito sa chicken na ramen. Chicken, ha? Chicken talaga yung, yan kasi pagkakabigkas dito sa Japan, ha? Chicken ramen. Then hanggang sa nag-evolve na yung mga cup noodles na ginagawa nila or instant ramen. So ayan, dito sa may wall na to, makikita natin ang iba-ibang klase ng noodles. Ito yung mga versions na mga binenta nila sa ibang bansa. Gumagawa ng pansit ko is eto. Makikita natin merong Lakimi Pansit Canton. Calamansi flavor pa yung naka-display. And ayan, makikita natin, eto parang Thai yung sulat. Meron pa Maggi 2-minute noodles. Hindi ko alam yan, dito ko lang nakita yan. Seafood. Ano alam mo dyan, babe? Ito sa Pinas talaga binibenta ko. Ayun. Ay, tama. Oh, bumibili ako na sa Pinas. Merong spicy version yan. Yun yung parang mas dark blue yung kulay. Sa Pinas binenta yan. Sa Pinas meron. Meron yung mi goreng sa Pinas din. Ito, Shin Ramyong. Di ba meron din sa mga SF? Sa bagay. Yung mga makaluma. Ito, 1992 pa. Napakaraming klase ng evolution nila. Hanggang umabot doon sa talagang mga binibenta na ngayon. Parang ito lang yung pinapalabas eh. Theater. Hindi na tayo papasok dyan kasi hindi rin naman tayo pwede mag-video sa loob. So dyan ipapakita nila yung history and kung saan nagsimula ng paggawa ng cup noodle. So dito makikita rin natin yung onting preview. Isa to sa mga ipapakita nila dun sa loob. Pero dun kasi, meron kasi sila dun parang big screen talaga. So dito meron tayong makikita ang statue. Tapos si Momofuku. Siya yung founder. Siya si Momofuku Anno. Isang visionary na nagdala ng simple pagkain sa buong mundo. Sabi dun no, tignan mo yung loob ng box. Look at things from every angle. Kapag tumingin ka sa every angle ng cup noodles, eto, mababasa mo siya. Global, happy, creative. Yun yung mga makikita mo dito sa parang masterpiece na to. Nagkakaroon ng animation. Pag pinindot. Oh. Ah, okay. Okay, check natin. Okay, kapindot. Di kita pun touchy. Touchy. Siya, yeah, lumalabas lang siya pag tinak. Nagpokpok. So itong nasa likod namin is yung replika nung pinakaunang lugar kung saan siya nagluto, no, ng kanyang noodle. So pasok tayo sa loob. Tao po. Naririnig ka sa mic. So ayan, nandito yung mga ibang itlog, no, na balat. Ay, bawal yata hawakan. Oh, do not touch.
So, kompleto yung mga gamit. Ito parang, ano to, dilis. May dilis pa siya, oh. Kaya dito may nagpapakulo pa. Pwede ba ito, wakan? Bawal din. Please, do not touch. So, ayan. Lahat ng nakalagay dito is, ikaw, ano sa'yo? Baby boy? Baka mapasok ka pa dyan. Kaya do not touch. Lahat ng meron dito sa loob is hindi pwedeng hawakan. So, pakita ko sa inyo, pati dito sa may gilid. Tala. Ayan, nandito yung bike niya. Meron pa kulungan dito na manok. So, lalaki ng manok. And dito rin sa may kabilang side. So, dito meron pa siya yung wagon yata ang tawag dito. Parang tulak-tulak, no? So, dito sa baba meron ding souvenir shop. Dito sa may tapat ng Cup Noodle Museum is meron ditong malaking amusement park. Ayan, yan yung napakalaking Ferris wheel. Then, meron silang roller coaster. Medyo against dali tayo kaya di makita. So, pupunta rin tayo dyan. Okay, so, overall experience, ikaw muna, Yumi. Masaya siya kasi first of all, makakapili ka ng gusto mong flavors, tapos yung toppings mo, makakapili ka rin ng gusto mo. Kasi hindi naman sa lahat ng cup noodles na kinakain natin, gusto natin yung toppings. Yung iba ayaw ng green onions, mga ganon, diba? Sa akin, perfect siya para sa family, lalo sa bata na marunong na magkulay-kulay. Naisip ko lang, meron kayong mga tao na kinain nila tong ramen na to, no? Kasi good for 1 month lang siya eh. Ah, ganun ba? Sinabi kanina, good for 1 month lang yung storage niya. So, kailangan mo talaga siyang kainin. So, i-consume mo pala talaga to, no? Pero yung, syempre, yung etong lagayan, maitatabi mo siya. Then, syempre, mapipicturean mo tong mismong lagayan na to. And ngayon, ang gagawin namin is pupunta na nga muna kami dito sa amusement park. Subukan natin mag-ikot-ikot doon. And meron mga onting laruan sa may bandang baba. So, testing natin. So, water break lang muna tayo. Mag-iikot tayo dito sa amusement park na to. So dito meron pa yung anong tawag dito yung may tubig? Cliff drop. Iba yung tawag yan sa atin sa Pinas. Nakalimutan ko yung parang roller coaster na gumagayin sa tubig. Kayo kito, anong experience mo? Parang di siya masaya. Anto ka? So dito sa lugar na to, sobrang dalas naming dalawa noon nung wala pa to sa Yokito. Kasi isa tong Sakuragi sa pinakamaganda na pasyalan na pinupunta ko kasi nga tabi-tabi na sila. Try mo to. So testing natin to. Hey, 500? So, isang game pero dalawang bola. Hmm? Oh, mahal parang ba? Mahal na siya. Parang 200 lang dati yan. Nagmahal na siya. Ngayon, bigyan mo nga kay Ate Girl. Yes. Hi guys, siya mas. Hi. Hi. Akala ko, Korea's Town to de. Hi. Midori to Chiro ga nakakala na lang. Hi. Hi. Testing natin. Sa pinakagit mo. Okay. So, ang hirap na nilaro natin doon, no? Sobrang ganong bola, ang hirap tansyay ng pagbato. Then, 500 kada game, kapresyo lang doon ang paggawa ng cup ramen. Medyo mahal. Medyo mahal. Dati, pupunta kami dito, 200 lang yun, eh. Kung tama yung pagkakatanda ko, ah. So, dito sa Cosmo World, dalawang klases kasi siya. Dito sa pinuntahan namin yan is pang-adult siya. Kaya makikita nyo ang lalaki ng mga rides dito. And medyo, gusto ko sana sumakay, kaso nga lang, ang haba ng pila dito. So siguro pupunta kami sa kabilang side. Dahil sa kabilang side is para naman sa medyo pangapambata, no? Pero yung mga rides doon is pag tinignan mo hindi siya mukhang pambata talaga. Pero doon mas mabilis yung pila. Free entrance naman siya, pero may bayad yung per ride nila. So doon meron silang vending machine. Pipili ka lang ng kung saan mo gusto mag-ride. So yun ang maganda dito, no? Kung saan mo lang gusto sumakay, yun lang yung bibili mong ticket. And yun, wala kang entrance, pwede ka pumasok dito, mag-ikot-ikot dahil malaki tong lugar na to. So ngayon is pupunta na nga kami doon sa kabilang side nito kung saan medyo mga pambata yung mga ride. Okay, so nandito na nga tayo sa sinasabi ko. Ano ba pangalan nito, Ben? Cosmo World. Cosmo World din? Same lang sa kabila? Basta dalawa siya. Dalawa yung makikita natin. Tatawid ka lang ng bridge, then nandito ka na. Ito, meron tayong pwedeng pasukan ng mga puro toy crane. Ano pa yung mga nandun, Ben? Kurikura yung may boot, picture boot. Na photo may... boot? Photo boot. Tapos meron din dito yung parang ayan. Ano ba nakasulat? Ice World. Dito ko gusto sumakay. Umaangat kasi yan. Kaso parang ano, nakastop. Hindi ko alam kung bakit. Or nagaantay pa ng pasahero. Under kaya yan, kenta ko lang mag-isa. Hindi.
Siyempre hindi, ano ka, ano, nirentahan mo. So yun, bilhin na tayo ng ticket, sasakay ako. Hindi ko siya makakasama kasi, siyempre, eh, si Yokito, wala mag-aalaga. So wala yung kapatid ko, no? Kung kasama namin sana siya, dalawa kami makakasakay ngayon. Dito, isa rin to sa paborito ko, ilang beses na ako sumakay dyan. Pero last time kasi daw nakasakay dito sa kabila, kaya dito lang muna tayo. Kaya nakabili na tayong ticket. So hindi na tayo nakaabot sa isang batch. So unti lang nakasakay doon, nakita ko kanina. Pero yun, sunod na lang tayo. Di ba na dito? Doon, sa kabilang dulo. So yun, okay naman. Hindi siya masyadong nakakalulad. At pala din nalang ko itong camera ko. Feeling ko pwede siya eh. Magagamit ko itong camera doon sa loob. Kasi yung gravity nung ride, puro pababa lang. Mahilo ko sa panunood eh. Hindi siya. Maganda eh. At dinala ko itong camera ko. Kasi meron ako panlagay sa leeg noon. Itong action cam. So feeling ko pwede ko siya dalhin doon. Kasi safe naman ah. Hindi siya malalaglag. Kahit bumabaliktad yung ride. Is yung gravity force niya is pababa lang palagi. So gusto ko pa sumakay isa dito. Hindi ko alam kung anong tawag, basta yung umiikot siya. Parang mas nakakahilong manood kaysa sumakay. Maganda rin to kasi habang umiikot siya, gumaganon pa. Parang merry-go-round ba yon? Ay hindi. Anchors away. Parang anchors away siya, pero umiikot pa siya. So maganda rin to. Bili lang muna tayong ticket. Bili na tayo ng ticket. So pili na tayo doon. Mag-aantay na lang dito si Yumi para mag-shot sa atin kasi mas makukuha tayo ng maayos dito. Pasito ka umupo. Okay, so yun. Chill lang. Gusto ko, chill lang eh. Hindi naman ako masyado malulula sa ganitong rides. And yun, maganda sana doon sa matataas na roller coaster. Kaso nga lang, haba ng pila. Tapos, syempre, hindi naman sila makakasakay. Mag-aantay lang. So siguro next time na lang pag may iba kaming kasama para may magbabantay dito kayo kito. Ngayon is kakain na kami. So, saan mo gusto kumain? Burger King. Oo. Oh. Ito sa kinina natin dati. Shake Shack? Hindi. Yung... Hindi ko nagustuhan yun. Ay, ano? Mahal din yun. Eh, dapat sana doon sa may Red Bricks eh. Yung sa food court, yung Hawaiian. Na steak. So, ang ganda ng Ace Pro, no? Ang dami nagtatanong din kasi sa akin kung anong camera gamit ko. Nakita nyo, low light na yan. Madilim na talaga. Mas maliwanag lang dito sa kuha, pero madilim na to sa personal. Pero yan ang kuha ng Ace Pro sa gabi. So, recommended mo siya. So sa lahat ng action cam, ito talaga yung pinakamalupit, lalo sa mga night view or meron kasi siyang pure mode na tinatawag na gagamitin mo siya tuwing gabi na in-enhance talaga yung kulay, wala masyadong noise, so napakaganda talaga. Kahit mag-check kayo ng mga review, ito pinakamalupit sa lahat ng mga sports cam. Yung elevator dito. Ano ba yan, babe? Pataas. A movie, no? Overlord? Oh. Yeah, anime. Anime? Pero movie siya. Ayan, showing sa IMAX. Ayan, so sa'yo, Kito, ito yung pagkain. Tignan natin yung pagkain. Ito na. Yuck na siya. So, ayan, instant siya. Then, may kasama na rin po, kutsara. Ayan, baby. Parang may nakita akong microwave sa ano, supermarket. Alin? Microwave. Oh. Supermarket. Hindi, initin mo muna ito. Hi, omatase, Yukito kong. Ito yung sayo, yung may S. Okay. So maganda dito sa Japan, share ko lang sa inyo. Kung mag-isa ka lang, ayan, meron sila mga upuan na para sa isang tao lang talaga. Okay, so dito ko na siguro tatapusin tong video na to. And kung gusto pa makita na maraming videos namin, eh, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe dito sa channel natin. Libre lang naman yan, pwede nyo bawiin yan anytime. So, yun na siguro para sa video na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe.